For today's menu, guys, ay samosa and spring roll. Bigla ako nag-crave, guys. Damang-tama, may napanood naman ako sa YouTube na gusto kong gayahin. So, dahil gaya-gaya ako, guys, gagawa tayo ng... Susubukan natin yung napanood ko sa YouTube kung paano gumawa ng lumpia wrapper. Pero, hindi ko tutularan yung sukat dahil ako si Tanchada. Tancho-tancha muna. Dahil konti lang naman ang gagawin ko. Dalawang sukat, guys. 1/3 tablespoon ng manteka. Unti-untihin muna natin ng tubig. Maglagay muna ako ng 1/2 cup. Tapos, haluin. Huwag kayong mag-alala, malinis ang aking kamay. Naghugas ako ng ilang beses. So, kulang pa yan. Lagay ko ulit ang kalahating cup. So, kulang pa dyan, guys. Dapat yung dough natin ay mamasa-masa ng konti. Na stretchy. So, magdadagdag pa ako ng konti. Kalahati. Kalahating cup ulit. Yes, guys. So, kayong mag-alala, malinis yung kamay ko. At saka kami lang naman muna ang asawa ko ang kakain. Kaya okay lang na nilalamas kung nilalamas ng ganito. Kasi hindi natin makukuha yung tamang consistency kung hindi natin hihimay-himayin ng ganito yung dough natin. So, I think yung consistency natin ay okay na, pero dapat masahin muna natin. So, pag ganito na, guys, medyo runny na, ay iset aside muna natin ng 15 to 20 minutes para ma-relax yung dough natin at magiging stretchy siya, pero hindi siya mapuputol na ganito. Subukan natin. Trial lang naman. So, gagawin tayo ng vegetable spring rolls. Pero yung gagamitin ko, carrots at saka cabbage na lang. Puro vegetable lang, guys. So, i-cut natin yung carrots ng pa-dice, guys. Huwag masyadong malalaki para madali lang maluto. Yung parang ganyan lang. Ganito naman sa patatas, dice din. Huwag masyadong malalaki. Ganyan lang. So, ulitin natin. Tapos, i-mince naman natin ang garlic at onion. Hati lang, guys. Marami to. So, guys, mag-umpisa na tayong magpainit ng kawali at maglagay ng konting mantika para igisa ang samosa filling. So, igisa natin ang bawang at sibuyas, guys, hanggang lumabas ang aroma. Stir lang natin hanggang mag-aroma. So, patuloy lang ang pag-isa, guys, hanggang ito ay mabangong-mabango na. Nakakatakang kainin. Tapos idagdag na natin ang carrots at patatas, guys. Ang ginagawa ko sa patatas at carrots, guys, ay minamicrowave ko para madali na lang igisa pag ginigisa natin. So, ito na. Dinagdag ko na ang carrots at patatas para maluto. Tapos yung tuna na may tubig na rin, yun nang magluluto sa patatas at carrots. Stir natin. Madali na lang lutuin to, guys. Dahil naluto na sa microwave. Tayo ng konting asin, paminta, at chicken powder. Tapos patuloy ang pag-stir hanggang ito ay tuluyang maluto at mag-evaporate yung tubig. Yung sabaw ng tuna kanina. Okay na to. Set aside natin, nagpalamigin, tapos magdadagdag pa tayo mamaya ng mayonnaise.
So, painitin na natin yung kawali, guys. Tingnan natin kung pwede dito yung sa non-stick pan ba to para sa ating lumpia wrapper. Kasi dapat may hulmaan doon. May hulmaan na gagamitin para makagawa ng lumpia wrapper. So, tingnan natin kung okay na, guys. O, okay na. Hindi na siya madaling maputol. Subukan natin kung kaya nating magaya yung ginagawa nila. Normal lang daw na mapapasok kapag hindi ka pa sanay. Parang makapal, guys. Tingnan natin kung anong kakahinatnan. Parang okay naman. First time, not bad. So, ito yung mga nagawa nating lumpia wrapper. Not bad for the beginner, guys. Sa susunod, magiging okay na. Mas manipis na. Para sa filling, maglagay tayo ng mayonnaise sa ginisa nating carrots, patatas, at tuna. Then, halu-haluin natin hanggang mag-incorporate yung mayonnaise at mga patatas at carrots. So, ito, guys. Then, start na natin gluten yung samosa natin. So, ganito, guys. Then, maglagay na tayo ng filling. Then, takip. Ganyan, may dalawa na tayo. So, nagpainit na rin tayo ng mantika para sa pagpritohan, guys. So, prito na natin. So, fry it until it is golden brown. And this is it, guys. We have already a very beautiful samosa and spring rolls. Thank you guys for always watching and follow for more.